hayop, no? So, inverted tong pekpek nito. So, siguro kaya pumapalag eh. Malamang sa alamang mag-AI na naman ako nito. Alis ka muna, alis ka dyan, alis ka dyan. So, ayaw niya magpadila, no? Ayan, nagagalit siya eh. Medyo irritable pa siya. Tingnan natin kung tataas yung kanyang buntot once sa dinidila. O kapag pinipinger na. Pero sobrang lambot na eh. Oh. Lambot na eh, oh. Pingirin ko lang, no? Pipingirin natin kung ano, kung... Sana all. Kayang iisa din to. Aputa, malaki. Kaya. Sobrang laki. Sobrang... Damn! Laki, no? Kaya to. Hindi na natin bibigay. Ang maayaw, eh. Kumakagat, eh. Oo nga, bigay na to. Kaya lang, hindi ko alam ba't kumakagat siya, no? So, testing natin isang pa yung mail natin, no? Inverted siya, pero, o yun, no? Nakita niya naman, kumakagat ayaw niya. Kinakagat niya yung mail, no? So, pero bigay naman. O, ang ganda na ng hit niyo, fertile na fertile na, eh. Hindi lang natin alam ba't ayaw niya, no? Good na good, eh. So, isang pa natin yung mail natin. Sandali lang, maghintay ka, maghintay. Ito na, good to, pwede to sa'yo. Yan, pwede sampa yan, pwede sampa. So, pag kero kung magwawala siya at mag-ano, ayan, oh, kung magwawala siya at mga agat, gagawin ko AI na lang kasi mahirap, baka makagat niya yung mail natin, no? Mahirap, eh. 5 minutes later. Mga kayo, so inip na yung mail natin, no? So, kahapon pa dapat to, kaya lang, naangat nga yung mail, oh, ayan, oh. Hanggang ngayon, naangat pa rin siya, no? So, pero subukan na natin yung fertile na to, eh. Hindi ko lang alam ba't nangangagat eh. So, ayan eh. Uy, my God, ano ka ba? No! God, please, no! No! Ayan oh, nangangagat talaga siya. So, ayan oh. Ayaw niya, pero nagpap, ano, malambot, sobrang lambot na ng pempem nito. Fertile na to. Medyo nagsusungit lang siya. Kaya, subukan natin shoot, pero pag medyo, pag nagwala siya at nangangagat talaga. Hindi natin pilitin, so mag-AI tayo. Ayan, Goku! 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 Up! Up! Ayan! Get out! Kidan! Kidan! Ay, may nakikisali. Ako naman. Okay, Goku, angat ka lang. Anong papago? Outside. Mamena, mamena. Check outside eh. Tama ba yan, sir? Maano yung babae. Sobrang palag. Pero good na siya. Good na good na yan. Panigurado na yan. Halos wala na rin kasi siyang dugo. Sobrang lambot na yan. Halika na, Goku, come. Nako, laki na ng puto-hutoy mo. Baba na. Baka siguro AI na lang to kasi talagang mapalag yung babae eh. Ayan o, oh, nakakagat talaga siya. Ayan, oh, ayan, nakakagat na sa mata. Huwag na, huwag na. Ayan na. Tumapon na rin po yung halaman natin, no? Ayan na. Yung resulta. Stop it, stop it, stop it. Stop it. Nakasira ka na, nakasira ka na. Stop it, stop it. Oh, tama na muna akong Goku, sandali lang. AI lang tayo, AI. Ayan na, ayan na. Ay, putang inas. Woo! Lahat na bumagsak nga. Bumagsak yung ampong. Hindi na, AI na lang. Sige na, para wala kang hirap. Nakagat eh. So, hindi pwedeng ano. Bigil na! Ayan, ayaw magpasabay eh. Ang galing mo natin yung alaman. Hira eh. So, ayan. Hi, baby! I love you! Ayan, kasi na yung baby natin. So, mag-AI na lang tayo. Isa ganito. Ayan, mga kaayop, nag-AI tayo. Wala eh. Oh, bitin na siya eh. Sige.
Sain ka na lang sa mga pa. Yan, ganyan. Para matuto sila. No? Kailangan sa isasampan ninyo sa inyo. Yan, mga kayop. Gaya ng sabi ko sa inyo, no? Iba-iba kasi yung ano, uri ng pempem ng mga doggy natin, no? So, yan. Meron niyang inverted na malaki naman yung butas. May inverted din na malitang butas. So, pero may inverted na malaking butas, pero di natin pwede isa din kasi nasasaktan pa rin. Ayaw niya. Kasi yung pag pininger nyo kasi yan, madadaman nyo dun sa loob ng pempem niya. Hindi siya diretsong butas. Yung pag hindi pa straight, para siyang naka letter S or naka letter Z. Kaya kapag yung dalaki, minsan nasasaktan din. Kung baga, hindi mo mahanap yung ano. Mamaya pag AI natin, makikita nyo ba? Alos babaluktot yung pang AI niya kasi. Kumbaga, yung direction ng butas ng pempem niya iba magkaiba. Kumbaga naka-letter, kumbaga naka-ano siya, naka-sigsag 'yon, no. So, hindi kaagad diretso pag pinasok mo, pasok mo na dire-diretso, hindi. So, 'yun yung problema, no. So, meron din mga mas kaya mas maganda talaga kapag hindi mga inverted. 'Yun may problema kasi talaga pag mga invert ang pepe. Kaya mas maganda talaga. Kaya pag nanganak din ng mga inverted, napakahirap, no. Hirap silang manganak kasi nga ipit, medyo ipit 'yan, tapos hindi yung isang straight lang yung ano paglabas niya, no. Hindi katulad ng mga hindi inverted, so diretso labas 'yan sa kaya pag inistad din sila napakabilis, lakagad kasi nga diretso lang. So wala nang ano chechibureche, so mabigay kaagad, pumapayag na, hindi na halos nasasaktan, no. Eh mayroon kasi pag ganyan, ayaw natin isakripisyo na ma-stress yung aso kapag pinilit natin isa din na ayaw naman niya magpasampa kahit fertile na siya, no. So tsaka sabi lang ng may-ari, 9 days na to, nung kahapon to 9 days eh, pero yun nga yung tinatry ko, ganyan na ganyan ang reaction niya. So inobserve ko muna, tinignan ko kung mag-ano siya until now, kung bibigay nga siya, pinaligawan ko sa kanya. So maghapon niyang nililigawan yan, maghapon sila magkasama dyan, nakagala lang. So hindi talaga siya nagpapasampa, kaya ano, pero pag dinidilaan siya, good na good siya, pero pag sinasampaan na siya, nahangat nga siya, ayaw niya. So kaya ganito gagawin natin, AI lang tayo, AI, para hindi stress sa female, hindi stress din sa male. Mabilis pa natin magagawa yung stud, walang kahirap-hirap, walang nagkagatan, walang nagwawala, di ba? Yan, tayo na natin matapos. Lapit na to. Yan, marami-rami na rin itong nalilikom natin, no? Pero hindi pa. Ayan, mga kaayop, no? So, punin na natin si Mayang nalikom natin, no? Para maistad na natin. Mailagay na natin dito sa pimi. 5 minutes later. Yan, mga kaayop, no? So, yun, umiinom sa fish pan, may tubig naman sa ano, hindi ko alam ba't mas gusto nila yung lasa ng fish pan. Parang soft drink sa kanila yung dating ng ano, tubig dun sa pan din. Ayun. Yan na, nakuha na yan, mga kaayop, no? So, yan. Ayan. Yan yun, sa AI, di siya nasasaktan. Di siya nanganggat. Pag sinasampahan siya ng ano, yan, bigay na bigay. Pag sinasampahan siya ng mail, gagalit eh. Kaya AI na lang gawin natin. A2. Ano siyang dugo? AI na lang ulit kaysa ma... Nagat eh. Kita yung ulit. Malungkot na naman siya. Ayan na. Tigas na yung titi niya. Alam niya na. Yan, mga kahayop, no. So, AA pa rin tayo. Pangalawang stud niya. So, ano eh. Ito yung puppy share natin, no. So, AA pa rin gagawin natin kasi, although kahit wala na siyang dugo, bigay naman pag dinidilaan. So, kaya lang, pag sinasampahan ng lalaki, ayaw masungit. So,
Yan, nakita na natin. Ang hirap ang hapin. Bisit, mabas pa rin. Kusok na kusok na eh. Ay, grabe. Ano na ba? Sayang eh. Yan, mga kaayop. So, try natin ulit isa din, no? So, last na tong puppy sharing natin, no? Sa German Shepherd. Yan, last day na ng puppy share natin to eh. Puppy share to. So, last day na ng stud niya. Yan, mga kaayop, no? So, pinapalobo natin yung plastic natin, no? Kasi, yung mga plastic ko, pinaglaro ng mga aso. So, hindi natin alam kung ningat nga to, no? So, one time nakita ko na lang dito sa lapag eh. So, malamang nakagat nila o nahatak nila eh, no? Dito lang kasi sa grooming table eh, nakapatong. So, baka nahatak nila kaya ngayon pinalobo ko. Kasi nung nakaraan, may tumutulo. Sayang kasi masasayang yung similya dahil tumatapon. So, ito clear naman, no? Wala siyang singaw. So, good na good siya gamitin kung sakasakali na mag-AI tayo, no? So, good. Hindi siya nasingaw. Yan, mga kaayop. So, siyempre, gaya ng araw-araw natin ginagawa, nakamonitor tayo sa pempem ng asa natin, no? Titingnan natin ulit kung good na good pa rin. So, good na good pa rin, no? Good na good pa rin. Ayan, makikita nyo. Good na good pa rin. Gandang maganda pa rin. So, magang mag-apa rin siya. Sobrang lambot. Ayan. Good na good pa rin siya. Ayan. Ganda ng cells nyo. Sobrang labno na pinkish, no? So, tingnan natin kung magpapasampa. Tingnan natin kung magpapasampa siya, pero pag pumalag at nagagalit pa rin, so hindi natin tutuloy. Mag-iayay talaga tayo, no? So, Goku, come up, Goku. Goku, come up. Up, 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 Goku, come. Goku, come up. Ayun, pumapalag pa rin siya. Tingnan natin, no? Takot si Goku sumampa kasi nga may galit na gagalit. Hindi pwede, so hindi pwede. Ganun pa rin yung situation, no? Nagagalit pa rin siya, so AI pa rin tayo. AI. Yan na, matatapos tayo sa AI nito. So okay lang naman yun kasi actually maganda rin, mas maganda nga AI. Ang gusto ko lang talaga syempre para yung pelvic bone niya bumuka ng gusto para pag nanganak siya mas magandang maganda, no? Hindi ganun kaipit kasi once na nailak ng aso yan, so bubuka yung pelvic bone niya, no? Mas maganda yung anak ko. So, yan na Coco, lumapit na sa akin, no? So ito yung safe nating plastic. So sampan na Coco, up sa akin ka mag up. Yan, sa akin mag up si Coco. AI tayo, AI pa rin tayo. Oh, choice eh. Ito yung pinakamagandang choice natin na hindi stress yung aso. So, good na good. Yan lang, malungkot na naman si Goku. Malungkot? Malungkot? Sorry. Ala eh, masungit yung girlfriend ngayon eh. Sungit yung girlfriend. So, AI pa rin tayo, na. Yan. Tayo ulit natin matapos. Natin gawin. So, ganun pa rin. Waiting pa rin tayo. 15 to 20 minutes na naman tayo mag-ano tayo. Oy, gago. Masampa yung sister. Sinasampahan siya. Sipakin ka niyan. Halil ka dyan. Aski dyan.
So, chinecheck kong maigi, no? Baka kasi mamaya tumutulo na naman, eh. Mahirap na. Pero siyempre, dinouble check na natin yung plastic, eh. Masasayang yung similya, so napakarami sa similya, eh. So, nagto-20 ml kasi sila. So, ayan, no? Nakita nyo? Ayaw niya magpakiskis lang yan. Ayaw niya talaga masungit siya. So, ang ismak siya. Magka dyan, alas ka dyan. Hindi ka pwede dyan. Pag ikaw na-ismak ka niyan, tingnan ko sa'yo. So, hindi natin talaga pwedeng pilitin po na stud siya ng normal, no? Ang natural stud na nakapatong yung male. So, talagang may sungit factor siya. So, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Baka ma-ismak niya yung ating aso, makagat. Madisgrasya, sayang. So, ayan, kayong dalawa na lang mag-kiss. Ayan, mababait naman itong mga to. Kahit pakulang ko pares to. Actually, yun nga lang. Dalawa sila maingay dito sa gate kapag ano, sumusugod kapag may tao eh. Ayan, mga kayop. Maganda sana itong dalawang to, no? Itong Belgian ko sa itong German ko kasi pares naman sila ng ugali na mababait dito sa bahay, no? Pero sa labas, yung mga nakikita nilang dumadaan sa gate, naku, grabe, kala mo, papatay ng tao eh. So, syempre, para safety na rin dito, no, na walang magtangkang pumasok. Ultimong mga nagsusulisit ngayon, hindi makalapit sa gate, syempre, hindi makakatok. Gawa nga na mag-iingay itong mga aso. Dami kasi nagsusulisit dito. Before kasi, syempre, kami dati yung nagpapaligar dito eh. Kami ang mga, yung mga tropa ko dito, kami nun, kami yung nagpapaligar dito sa De La Costa, no? So, marami, nag-open kami ng ligar dito. So, pati mga dayo, iba-ibang subdivision, daming dumayo dito. Eh, before nun, syempre, may mga nalalapitan tayo, marami pa tayo masyado. Medyo nag-active kami nun sa politics, eh. Marami kaming nalapitan na mga politiko na makukuha na namin ng trophy, bola, lahat, pati sa volleyball, no? Pati sa mga bakla, nagpa-volleyball din kami rito. So, yun, marami kaming naingian ng mga, ano, mga pampremyo, ano. Siyempre, yun, siyempre, ako ngayon nag-organize, so, siyempre ngayon, sa sobrang busy na, hindi ko na rin magawa, no? Saka, mahirap na sa panahon ngayon, iba na, eh. Ang hirap na mag-handle ng mga ganyan. So, lalo na't hindi ko na rin kilala yung mga iba. So, nagugulat na nga lang ako minsan dito sa De La Costa. Pag tinatawag nila ang Kuya John, yun, kilala ako. So, actually, dito naman, lalo sa mga tricycle, kahit sa kang magtanong, kilala naman ako dito. Tuturo ka. Kaya lang, ako hindi ko kilala yung mga nakakilala sa akin. So, sorry talaga. Nakalimutan ko na. So, siguro, mga mahirap na tumatanda. No? Saka napirmi na ako sa bahay. Hindi na ako masyadong dala. Katulad nung nakaraan ko pa, gala talaga ako, doon napipirmi ng bahay. So, minsan sa kaming nadadayong barangay din. So, gumagawa ng kalokohan, nagiinom yan. Yan yung mga ano ko kasi mga tropa ko nun. Wala na rin, mga nagsipag-asawaan na rin. So, nagsawa din sa mga buhay na ganong klase ng buhay. No? Yan, maabang kwento natin kasi nga. Wala naman tayong magagawa kaysa nakatunga nga tayo, binabantayan natin to. Dali nga, lagay ko sa holder yung cellphone. Yan na nga, mga kahayop, no. Ganun lang naman ang gawain ko dati dito, no. So, yan, paliga lang kami ng paliga. Kada magsasummer, nagpapaliga kami, papalaro kami. So, ganda naman ang kinalabasan. Wala naman mga nagkagulo, wala naman away. Kasi nga, lahat naman, lalo na dati, mga kabataan na nandito, mga dumadayo din. May mga respeto rin naman. Medyo mayroong mga nagkakunting kainitan sa basketball. Ganun nga, syempre, mga lalo na mga dayo, mga nagpapagalingan sa court yan. Syempre, mga hard court yan mga yan. So, hindi nagpapalamang yan. So, kahit yung konting daplis lang ng mga siko dyan. So, although na nakokontrol naman, no? Naawat naman. So, yan, kumpleto kami dahil sa gamit, pati mga sound system, buzzer, lahat. Referee, nagbabahid kami, may mga kilala kami referee talaga dito na nag-referee, mga professional referee talaga, no. So, yun nga, syempre, natigil yung mga ganong palaro namin. Yun, hanggang sa yung court dito nasira na, pangit na tingnan eh. Hindi na na-develop, so... Siyempre, mayroon naman mga pumalit na covered court dito, no?
Kaya lang yung pinaka-court namin dito sa baba, bawal siya kasing i-renovate. So, ano siya eh, nasa loote ng nawasa. So, hindi siya pwedeng tayuan ng mga, hindi siya pwedeng i-covered court, no? Talagang kailangan lang na ganun lang. Kaya lang, miski pa paano sana, naalagaan yung mga simento kasi nasira na din gawa nga ng pinaparkingan na siya ng mga sasakyan eh. So, dito kasi sa amin, napakahirap ng mga parking dito. Saka ano dito, yung mga first come, actually dito sa De La Costa, syempre, first come first serve dito, no? So, dito kasi yung mga parada rito, nire-reserve na nila, no? So, actually, ganun din naman, gumawa din ako ng ganun, no? Nag-reserve din ako ng parking. Pero dun sa taas yan, dito rin sa Nawasa. So, nilagyan ko pa nga ng harang yun. Kaya lang sinakop ng mga professional squatter. So, actually, isang ko naman nakakita ng ganyan, no? May bakod yun na bakal, may gate. Siyempre, hindi ko napaparadahan nga. Bihira akong umakit dun sa taas. So, kapag naubusan na ng parking, saka ko siya ginagamit. Doon na pumaparada pag gabi na umuwi tas wala na maparadaan dito sa labas. Gawa nga ng punuan lagi dyan, punuan agawa ng parking dito eh. Ang dami nang may sasakyan dito, halos lahat na may sasakyan dito. Ganun na nga ginagawa ko pag inabusan ako ng parking, saka lang ako nagpa-park dyan. So one time na sinara nila yung bakod ng parking lot ko, so ginawa nilang taniman ng halaman, no? Nagulat na lang ako bakit nila gagawin yun, no? Sabi nga sa kanya eh, subukan mo kayang sakupin yung ibang parking lot dyan. Sabi ko, mabait lang ako sa'yo kasi nirerespeto kita kasi matanda ka na, di ba? Yun lang nakakaawa dun sa anak niya, no? Kasi yung anak niya, gumawa din ng marahas, no? Kumbaga, papaluin ako. Yung tapang, babatuin pa ako. Sabi ko, do it. Sabi ko, do it. Naantay ko na nga lang na ano kasi, naantay ko na lang yung pananakit nila kung matutuloy, kung mananakit nga talaga sila. Kasi talagang halos paluin ako ng flashlight na dala niya, na halos iamba sa akin. So inaantay ko lang. So hindi niya hobisado eh. Baka gusto niya makatikim ng ano, ng matindi na mga kinabog natin diyan. Baka hindi niya alam na kung paano tayo mga bugi. Kaya lang siyempre sawa na ako sa kaso eh. Kasuhan na nga kami na ano, kami sa barangay before, no? So, ayako na yung, ano, yung mga ganong kaso, yung nakikipagbarangayan, nakikipag-away. So, sabi ko, parking lot lang naman yan eh, para papatay ka ng tao, di ba? Hindi ko yung kailangan. Ay, kung marami pa naman, pwede mo mag-parking pa rin sa malabas. Kung wala akong maparadaan, di pa sa insya. O, ganun lang naman yun eh. Kesa makipagpatayan ako sa'yo, makipag-away ako sa'yo dahil dyan sa parking lot na gusto mong sakupin na inaangkin mo, na hindi mo naman lote, di ba? So, professional squatter ka, wala kang pinag-aralan. So, yun, nakakaawa ka kasi dinamay mo pa pati anak mo, binata. Nag-iisang anak mo na lang eh. Tapos, ganyan pa gagawin mo. Ganyan pinakita mo, no? Mali eh, sana kung gusto mo sakupin niya, sana kinausap mo muna ako. Sinabi mo sa akin na gusto mong gamitin yung parking lot ko para taniman mo. Di ba? Pero mali yung ginawa mo eh. Gumawa ka ng hakbang na mali. Kaya hindi ako papayag sa mga ganung bagay din, no? So, tapos nung tinanggal ko nga yung mga tanim niya, nagalit siya. Siya pa yung nagalit kasi unang-una, nagkaroon kami ng case dito sa ano, sa nag-usap kami dyan sa barangay. Binlater ko siya sa barangay tapos at yung case na punta rito sa HOA, no? Yung HOA ang mawak. So, although nanalo naman ako, pinanigan ako ng HOA. Kaya lang, wala talaga siyang galang kasi nga, tumanda sa walang pinagkatandaan, no? Kasi bakit po? Hindi niya ginalang yung decision ng HOA na sinabi naman sa kanya ng HOA, laki na pala ng parking lot mo dito. May sarili ka na palang bahay dito eh. Kumbaga bahay na yung sa kanya, napakalaki, no? Dalawang sasakyan na nga yung nakapark. Hindi ko alam bakit kailangan niya pang kunin yung sa akin yung parking lot ko, no? Actually, ako nga, tingnan niyo ha, ako ha, yung parking lot ko na yon, may mga nakikiusap sa akin na baka daw pwede silang pumark doon, pumarada doon. Kasi wala naman doon nakaparada. Pinayagan ko, no? So, pinayagan ko naman na doon sila magpark. Sabi ko, sige, okay lang. Wala nang problema sa akin yan. Sabi niya, tawagan na lang daw sila kapag yung dumarating ako. Hindi, sabi ko, sige, okay lang. Wala nang problema sa akin yung kaya na dumating ako dyan na nakapark kayo na.
Ganun bagay, di ba? Napakadali lang. So, ang nangyari pala, bumalik sa akin yung ano, yung nakiusap na, na baka pwede mag-partner. So, hindi pala niya pinaparada, nagalit siya. Kanya daw yun. So, ganun na ang inisip niya. So, wala na daw parking lot dun. So, puno na daw kasi hindi na daw pwede mag-parking dun. Ganun siya kadupang. So, non-pro talaga. Talagang ano, professional squatter talaga. Hindi ko alam eh. Ba't ganun ang ugali nila? Actually, matagal kong nirespeto yung matandang yan, no? Baga, kasi tropa-tropa nila namin. Tambayan namin yung ano, yung kanto niya eh. Doon kami tumatambay sa kanto niya, no? Natambayan namin yun. Tapos, syempre, yung mga tropa doon, kilala din siya, pinapakisamahan siya. Mabait, mabait naman. Hindi ko lang alam ba't ganun lumabas yung may one time na lumabas yung ganung klase ng pag-uugali niya, no? Na sasakupin niya yung parking lot na hindi naman dapat niyang sakupin, no? Sinakop niya, kinuha niya. So, papatay pa siya na, kumbaga, parang gusto niya pa ako murderin din eh. Ay, naantay ko lang silang kumiro. Sabi ko, pag buuntugin ko talaga itong mag-ama na ito eh. Kung nasaktan lang ako, naantay ko lang masaktan ako. Kasi, dun siguro mawawala yung respeto ko sa kanila. Kasi, kinakausap ko pa rin sila ng maayos at that time na ganun niya yung ginawa nila, no? Na nag-worimentado sila, halos pukpukin niya ako ng flashlight. Tapos gusto niya ipalo sa akin yung kahoy ng malunggay, yung mga binunot ko doon, no? Kasi, pag-aari ko yun eh, doon ako nakapark eh. So, karapatan kong gawin yun, no? Pero sila, wala silang karapatan dahil may nagmamayari na may nagpa-parking na iba ron. So, tagal na yung parking na yun, no? Magsasampung taon na eh. So, kumbaga yung parking lot na yan, kami naglinis niya, nilinis namin yan, may mga basura yan, nilinis namin. So, pinayagan naman niya kami kasi wala naman daw nakapark. Wala naman daw may-ari nun. Sabi niya noon, anong time na yun, no? So, yun na, nung naitayo na namin yung parking lot ko, so nalagyan ko na ng bakod noon, nalagyan na namin ng bakod, nakapag-welding pa kami. Pinakabit pa niya kami ng welding dun sa lugar niya, no? Sa yun nga, di winelding namin, nakagawa kami ng gate. Nag-provide talaga ako ng bakal, nakabakal yun, naka-steel mating yun, na gate noon, no? Astig yun, tapos may poste pa ng ilaw yun. So, dalawang sasakyan lang din. Dalawang kasya dun, dalawang sasakyan din. Kaso lang, hindi mo na halos mabuksan yung pintuan, no? Ganun siya, ano, kaluwag din, no? Kaya lang, yun nga yung nangyari. Teka lang, salpak mo natin to. Yun nga, ganun nga yung nangyari, no? Ayan, salpak muna natin to bago natin ito rin kwentuhan natin. Hindi kasi pwede magtagal din. Although nakasil naman na siya sa syringe. Kaya okay lang, pero dapat ano pa rin, isaksakan natin na mas maaga. Yun, mga kadogi. So, pasok na. Nahanap na natin yung pinakapasok niya. Ayun. Ben, labo ng mata mo. Umabo na ako ng mata. Kasi may natitira pa kasi sa stick yan, kaya nabubos natin.
later that same evening. Day 4. Yan mga kahayop, so malapit na tayo dito sa Nabotas Fish Port. Solid natin yung beagle, no? So naalala ko to, dati kasi nagtitinda ako ng isda eh. Titinda kami ng isda. So dito kami pupunta, no? Kasi muro talaga rito. Pero
style dito, bulungan. Yung pagbili ng isda, bulungan. So, magaling akong bumulong dati dito. Kaya may bulong tayo eh. Ayan, naalala ko to. Namimiss ko dito siya. So, tuwing madaling araw, lagi ako dito. Tumatakbo kami dito kasi nagtitinda kami ng isda. So, dito bumulong kami dito. Nakipagbulungan kami ng isda dito kung magkano yung kukunin namin. Kanya-kanyang tawaran kasi dito eh. Siyempre, kailangan lang talaga rito. Once na pumunta ka dito sa fish port, bago ka makipagbulungan sa mga bulungan dito, dapat kabisado mo lahat ng presyo ng isda, no? Kabisado mo na lahat. Kumbaga, nakapunta ka na ng fish port muna, no? So, naikambas mo na yung ano, naikambas mo na lahat ng isda na ano na gusto niyong bilihin, no? Kumbaga, alam mo na yung presyo, kabisado mo na dapat. Kasi mahirap bumulong, bulong ka ng bulong, taas mataas pala bulong mo, bibigay talaga sa'yo yun. So, hindi mo nakuha yung presyo na gusto mo. Paano kakikita, no? So, kailangan dito, canvasing ka muna, number one, canvas, alamin mo muna lahat ng klase ng uri ng isda at magkano per kilo, no? So, tapos tingnan mo rin kung magkano natatawaran sa loob ng fish port yung mga per kilo nila, kung hanggang magkano. Dapat talaga kabisado mo lahat. Ganun ka katsaga, ha? Kung talagang ano, gusto mong kumita ng mas malaki. So, ganun ang style dito. Alamin mo muna lahat, no? Tapos pag nalaman mo na lahat dyan, saka ka bumira sa bulungan. Kasi sa bulungan, ganyan lang naman, kapraso lang naman dyan. Pero natatawa sa bulungan kasi, natatawaran pa ng mas mura talaga kung kesa sa loob ka bibili, sa bilihan talaga, no? Kaya lang, syempre, titignan mo muna din sa bulungan. Misa kasi sa bulungan, puta. Ano na eh, yung mga kalawit na eh. Yung mga ninanakaw yata, yun, no? Kinakalawit. Yun, syempre, titignan mo may butas-butas yan, mamaya. Eh, syempre, paninda yan eh. Kailangan tingnan mo maigi yung kung naputas na siya ng pangalawit o ano lang. Kasi ganyan dyan sa mga maraming, lalo na yung mga bata. Ano, marami dito yung nalalaglag na isda, pinipulos nila yun. So, yun yung binibenta nila sa mga bulungan, yung mga ano. Pero sariwa naman yun, mga sariwa naman. Meron naman talaga mga sariwa. Kaya lang, syempre meron din dyan maliliit na mga bangkik na nagbabangka na maliliit na mga isda. Doon din nila, ano, nawala, hindi sila nagpupwesto eh. Siyempre, babayad ka pa ng upa. Takbo mo lang sa bulungan, mabibili yung isda mo. So, hindi mo na kailangan bumayad ng upa mo. Doon pa lang sa bulungan, maubos na yung paninda mo. So, nang wala kang binabayarang pwesto, kaya ganun ang style nila dito, no? Marami kaya dito mayroong bulungan. Masarap pumunta rito sa bulungan kasi ang daming isda na iba't ibang klaseng isda din. Kung ano meron sa loob, meron din dito sa labas. Na hindi nga lang ganun kabulto, no? Hindi nga lang ganun karami. Kaya kailangan maaga ka. Nandito ka na. Ngayon, hindi ko lang alam kung uso pa rin yun kasi tagal na nun. Hindi ko na alam kung uso pa rin dito yung mga bulungan, yun nga, yung mga bilihan ng isda na nagbubulungan sa presyo. So, hindi mo pwede paninig yung presyo, bulungan talaga. No? Siyempre yun, mga namimili yun sa bulungan, namimili din yung sino yung pinakamataas na offer eh. Parang bidding eh. Sino yung mataas na offer, din yan dito eh. Siyempre, pero pag ano na, magkakarga-karga ka lang ng konti. Bigay din naman niya kaagad. Sabit-bitin niya pa isda niya ang magkabutin ng umaga dyan, siyempre. Ibigay na agad niya. Yeah. 2 hours later. Dito na po tayo sa Nabota, sasoli na natin yung bigel. Ayan si Ma. Yung bigel nila. Ayan, halika na baby. Nakuha na yung bigel dito sa Nabota. Thank you po, ma'am.